matuto kayo mula simula hanggang sa dulo dahil isang tropa na naman ang mananalo ng isang pa-blessing na 10,000 pesos! Napakadali lang po ng kailangan ninyong gawin. Bilangin lang kung ilang beses lalabas sa inyong screen ang 1150 na logo. Then, mag-register at ipadala ang inyong sagot sa aming official promo page. Mula sa mga tamang sagot, iraraffle po yan. At isa sa mananalo ang instant pa-blessing na 10,000 pesos! Nako, hindi lang blessings ang ipamimigay natin ngayong umaga. May mga pangarap din tayong bibigyan katuparan dahil araw-araw kikilalanin natin ang mga Pilipinong may pusong kampyon dito sa Tanghalan ng Kampyon! Richie! Grabe, ang intense ng bakbaka ng bosesan kahapon, ha? Grabe. Pero meron talagang isang umangat, eh. At yan ang ating kampyon ngayon na si John! Yeah! Wow! Grabe, no? Trending yung kahapon! Yes! Ngayong araw, dalawang kalahok ang susubok umagaw ng kanyang kampyon na to. Ang tanong ng bayan. Ano? May pagtatanggol niya kaya ang kanyang titulo? Yun ang malalaman. Exciting yan! Kasing exciting ang paborito natin chismis ang may trivia. Kaya naman unahin na natin ito. Let's play! Sang Talong, Sang Sabong! Kumapit na kayong lahat dahil hindi nyo kakayanin ang kapugian itong ating bisita. Grabe! Na-miss ko siya. Na-miss nating lahat. Kaya naman sabay-sabay natin i-welcome ang pagbabalik ng Kapuso Leading Man, Tom Rodriguez! Tropa! Yeah, hi, Tom! Kaya pala nagpaganda si Mama. Ganun lang, suwabe! Eto na, tatanungin na kita. Magpapasabog ka na ba? Papasabog na! Yeah! You may sit down. Ayan, pag sakaling sasabog, pag mali ang sagot mo, si Jason ang papasok dito. Bakit ako? Siya yung kalaro eh. Pisa na natin, Tom. Handa ka na sa iyong unang Sang Talong! Sang Sabog! Makinig mabuti. Sabi nakaka-nervyos. Wala ito. Sa isang Instagram post ni Alden Richards, naglagay siya ng caption na, "When a dream turns into reality." Oh. Anong makita sa Instagram post na ito ni Alden? A. Pasilip ni Alden sa kanyang project bilang first-time director. Uh-huh. Or B. Selfie pagkagising ni Alden sa hotel. Yes! Selfie! Ito. Tama. Selfie yan. Selfie. Pagkagising ni Alden yes. sa hotel. We are there. Mm-hmm. Hindi kasi yung pangarap niya, kumbaga yung gumising lang, nang happy ka, na feeling blessed ka. Yes. Dahil nga, ang dami mong blessings in life. Kaya naman bakit hindi ka mapaproud sa reality ng yes. buhay mo? At saka ito pa idadagdag ko, kasi alam ko si Alden, pangarap niya maging isang director. Ah, talaga ba? Oo. Kaya yun. Pero hindi natuloy yung pangiging director niya. Oo. Kaya yung pagising niya sa hotel, yun yung talagang ano niya, reality na dreams niya lang noon. Ah, talaga ba? Oh, balik yes. tayo. Balik tayo sa pwesto niyo. Bumalik thank tayo you, doon. Thank you so much. Ay, ako. Tom. Yes. Maling-mali, di ba? Kasi sinabi niya ang pangarap niya maging director. Yun na nga, natuloy ang pagiging director niya. At doon siya nagpapasalamat doon sa kanyang quote na yun. At ah, director siya. Concert yata to ng Eraserheads. Oo. Correct me if I'm wrong. Tama yeah. yun. Tom, narinig mo na ang mga ano dyan. Saan magiging kasagutan mo? Sa pagdidirect, feeling ko. Yung pasilip. Isang project. Feeling ko. Baka siguro script o baka clapboard kasi... Well, feeling ko yun yung isang ano milestone na gusto niyang ma-achieve pa. Naintindihan ko to. Tignan natin. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Ayun. Pasilip nga. Kasi excited siya. Oo. Kasi bilang siya yung director at siya din yung producer nito. Okay, ito na ang iyong pangalawang Sang Talong! Sang Sabog! Sa podcast ng mag-asawang Mikael Daez at Megan Young, ay inamin ni Megan na minsan niyang pinagselosan si Andrea Torres. Ano ang ginawa ni Mikael at nagselos si Megan? A. Binilhan ni Mikael si Andrea ng mamahaling cake. Or B. Isinabay ni Mikael si Andrea sa kanyang sasakyan. Yes. Eto yan. Alam na alam ko yan. Dahil ako mismo yung bumili ng cake na to. Oo. Cake yun.
nagalit. Nung pagkabigay ng cake, binigay din kay Alex Gonzaga. Now, Jason. Ay, hindi. Ito talaga nangyari yan. Taping sila. Naisabay niya sa ano, sa kotse. Pick up yung kotse niya. Ang dami king nakasakay na mga gamit niya. Doon nakasakay sa likod. Eh, traffic. Akala tuloy motorcade. Eh, wait lang kuya. Bakit parang naiiyak ka? Ba't ka naiiyak habang kinukwento? Personal eh. Nakakayak naman talaga yung nangyari. Okay, kwento mo sa amin. Ano ba yung mga nangyari talaga? Ano parang nangyari? May hugot. Ayun nga. Parang motorcade. Tapos may nakapag-video na ibang tao na ipo sa my date. Nakita ni ano? Ni Megan niya. At nagalit siya. Ako, hindi mo ako minomotorcade. Bakit si Andrea minomotorcade mo? Kaya ka ayun, doon nagselos. Hey, binilhan ni Mikael si Andrea ng mamahaling cake or B, isinabay ni Mikael si Andrea sa kanyang sasakyan? Ano magiging kasagutan mo? Cake na lang. Ha? Sige, tingnan natin. Binilhan daw ng cake, kaya nagselos si Megan Young. Tignan natin, kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Sorry! Hindi na nga. Sa'yo, motorcade eh. Isinabay niya sa sasakyan. Kaya ka pala naiiyak. Tama ang sagot mo. Naiiyak ako para sa kanya. Thank you. Pero yes, my flavor ha. Oo, ha. Masarap. At saka yan yung pa-welcome back namin sa'yo to. Ayan o. Welcome! Kamusta naman niya? Daw ang ano, buwisit blaster. Kamusta experience? Napagsabog ng blessing sa'yo. Kamusta yan? Yay! Thank you. Kamu sa tagal ko sa Amerika, hindi ako pumuti. Ngayon lang. Sa Pilipinas pa pala ako puputi. Eto na, time check! Lalaban na si Tom para sa Ampaw Blessings ng mga tiktropa! Hali-hali hoy na po sa pagbabalik ng... TikTok Love! Mga tiktropa, ito na pinakahintay ninyo. Mamimigay na tayo ng Ampaw Blessings dito sa studio. Let's play! Hali-hali hoy! Lalaban para sa Green Team, sina Tom, Jason, at ang ating studio tiktropa na sina Taurak at Jason. Wow! Lalaban naman para sa Pink Team, sina Faith, Waki, at studio tiktropa na sina Melanie at Marina. Players, tandaan, bawal hawakan at bawal mahulog ang lobo. Kung ready na kayo, you have 1 minute and 30 seconds. TikTok lang! Happy time na! Go! Go, 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 go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Ayan, ako, napakabagal. Oh, nako, napakabagal ng pink. Grabe. Oh, next, kabit! Bawal hawakan ng lobo, bawal hawakan ng lobo. Pag nahulog, babalik kayo ulit pag nahulog yan. Okay, next. Next, Waki. Waki, itaas mo yan, Waki. Yan, like that. Next. Kabit, dali, kabit! Woo! Ay, nahulog! Balik, balik, green! Green, balik, green! Nahulog yung kasama niyo, nahulog! Balik, balik! Balik, balik! Balik, nahulog! Okay! Okay, we have a winner! Sorry, nanalo po, syempre, ang ating Pink Team! Yeah! Ayan, para sa inyo. Sayang, nauna na kami. Ayan. Okay. Congratulations sa Pink Team. Woo! Congratulations sa mga tiktropa natin. Ali kayo. Sige, ito si Tom. Kumusta? Bakit? Anong nangyari? Ang ganda ng strategy natin, Tom. Anong nangyari? Di ko rin alam eh. Akala ko, magkakadikit kami. Mino, walang isa. Congratulations sa mga tiktropa. Up next, dalawang bagong kalahok ang maghaharap para hamunin ang ating kampiyon ngayon na si Janiel. Kaninong boses ang mangingibabaw? Tanghalan ng kampiyon na sa pagbabalik na... TikTok Love! Tibay ng kampiyon! Tinig ng kampiyon! Kilalanin ng mga Pilipinong may pusong kampiyon dito sa... Tanghalan ng kampiyon! Sa unang banggaan, dalawang singers ang maglalaban. Base sa kanilang performance, ay bibigyan sila ng score ng ating inampalan. Bawat isa sa ating inampalan ay maaaring magbigay ng maximum of 5 stars. Ang singer na makakakuha ng mas maraming stars ang siyang hahamon sa ating kampiyon. Nagbabalik ang ating inampalan. Una na dyan ang
OPM hitmaker, Renz Verano. Renz Verano. Ang Queendom Diva, Jessica Villarubin. Jessica Villarubin. And our guest judge, lead vocalist ng The Juans, Carl Guevara. Carl Guevara. Samantala, kikilalanin na natin ang dalawa nating kalahok, ang pambato ng Pasay, 22-year-old Riza May Lagarto. At ang veteranong kontesera ng Quezon City, 22-year-old Gamaliela Liagas. Sila magpapatalbugan sa Unang Bangga! Ayan, nakasama natin Kuya Kim Chene, si Riza. Kumusta ka, Riza? Hi, Riza. Okay naman po, masaya po. Sa iyo daw, birth certificate, lumalabas na ang mga magulang mo or ang iyong parents, ang lolo't lola. Sila ang nandun na pangalan. Bakit? Yes po, lumaki po talaga kasi ako sa Lauang Northern Samar. Mm-hmm. At lumaki po ako, bata pa lang po ako yung lola tsaka lolo ko na yung nag-aalaga sa akin. Kaya yun po, si mama parang extra lang po. Like nung grade school ako, pag tinatanong ako ng di ba may mga ilalagay po yung name ng mother tsaka father kapag first day of school. Oh, nagugulan ako niyan kung sino ilalagay ko sa mother, kung si mama o si nanay. Kaya yun po, pero masaya po. Kapusta naman ang lola mo ngayon? How is she? Nasa bahay po, sa Lauang po. Ako, sure proud na proud sa yung lola mo. Mag-hi ka sa lola mo. Hi, nanay. Talang masaya ka. Risa, napansin ko lang, no? Uh-oh. Unang-una, ang ganda mo. You're so ganda beautiful. Thank you po. But we also noticed you're partially blind. Ano nangyari sa mata mo, Risa? Yes po, inborn po siya. Daw po parang sa pinaglihian ni mama po nung po, nagbubuntis po siya. Yun po. Masasabi ko lamang po, pag nakita niyo up close, it does not take away from your beauty. Maganda ka pa rin. Ang ganda po siya. Thank you, Pinay. Ang naghahad maging kampyon mula sa Pasay, ito na po, Riza May Lagarto. Riza May Lagarto! Ay! Good job, Riza. Tignan na ako maiyak. Naramdaman ko yung bawat lyrics. Anong hugot mo habang kinakanta mo yung kantang yun? Saan galing? Saka nanggagaling dyan. Sa ko po, iniisip ko lang po yung dreams ko po. Like, somewhere I'll reach them. Actually, nung pagbuka ng bibig mo, grabe parang tagos puso yung pagkanta mo. Na-feel ko yung song mo. Feeling ko yung ini-imagine mo sa sarili mo, parang na-express mo siya through your song. And malinis. May mga parts lang na may konti lang shaky. Pero overall, magaling. Yun po. Riza, there's a line that you sang that really struck my heart. May kinang sa mata na di maintindihan. And earlier, si Kuya Kim was talking about how beautiful you are despite what happened to you when you were young. And para sa akin, ikaw ay isang epitomiya ng kagandahan. Epitomiya ng kagandahan. Hindi lang sa panglabas, pati sa panloob, pati sa talent. Parang, it was just beautiful. Renz? Gusto mong makamit ang iyong mga pangarap sa buhay. Yes po. Isa lang ang sikreto dyan. Huwag kang titigil kumanta. Para maabot mo yan. Ang isang magandang aspeto ng iyong pagkanta na aking nagustuhan, pag na-reach mo yung matataas na nota, hindi kagaya ng mga naririnig ko sa mga paligsahan, pataasan, palakasan, kinontrol mo. Ibig sabihin, hindi mo ginagaya yung normal na sumasali sa mga contest na kailangan bumirit ako nito. Ginawa mo yung estilo mo ng pinong-pino. Yeah. Nagustuhan ko yon. Thank you. Oh, maganda. Okay, Riza, oras nang malaman kung anong score sa ibibigay ng ating inampalan. Okay, Renz. Riza May, bibigyan kita ng 3 stars. Galing kay Renz. Carl? Riza, dahil sa kagandahang pinamalas mo ngayong araw, bibigyan kita ng
Four stars! At syempre, bibitinin muna natin kung ano ang score ni Jessica. Sa ngayon, kilalain na natin ang ating pangalawang kalahok. Syempre, kasama naman natin si Ella. Hi, Ella! Hello po. Kuya Kim. Mm. Ang mga lahi nito, talaga mga kontisera. Ganun. O nakakalaban nga niya kuya niya tsaka ate niya eh. Ha? Sa contest. Paano yon? Anong-ano po yun? Parang first-timer pa lang ako. Parang nag-start pa lang po ako. Nag-start pa lang po ako. Tapos, that time po, yung ate ko and yung isa kong kuya, sumali sa barangay contest. Tapos, sabi ng ate ko, try mo din. Sa first time ko rin naman, sabi nga ganyan. Tapos yun, naglaban-laban kaming tatlo, magkakapatid po. O sino panalo palagi? Pag yung ate ko po. Ate tapos second runner-up yung kapatid kong lalaki. So third runner-up ka lang? Hindi po. Hindi po ako nanalo. Hindi ka nanalo? Opo, kasi ano first time po po nun. Pero hindi po ganun kasi kataas yung boses ko. Ayan. So hindi po ako pang contest talaga. Amateurs. Ah, ganun. Okay, maraming salamat. Thank you. Ang naghahangad maging kampiyon mula sa Quezon City. Eto na po, Gabriela Liagas. Iba yung nararamdaman ko doon sa kanta. Mm-hmm. Parang inspired na inspired. Saan naman galing ang inspirasyon mo? Oo. Ella. Andito po. Nasaan? Turo mo. Ayan! Oy. So, ilang taon na kayo ni Jason? 2 years. Kaka 2 years lang po. 2 years na. At may plano na ba kayo ni Jason na tumagay sa tahimik? Hindi po. Hindi. Yung ba si Jason? Ibang Jason na eh. Ang tanong ni Kuya Kim, Jason, kung may plano ka ng bang manahimik? Tanungin naman natin ang ating mga inampalan. Anong masasabi ninyo? Hello, Ella. Hello po. Gusto ko sabihin sa'yo na di mo mabibase kung gaano kagaling ang isang tao sa pagbibirit. Mm-hmm. So, sana malaman mo yan na... Bakit ikaw? Bakit ikaw? Nagalit na si Tito Reds. Ba't parang galit ka, Tito Reds? Kasi minsan kasi yung ibang singer, parang naaano sila, parang nadidisappoint sila yes, kasi po. Hindi na sila makakabirit. So feel nila hindi sila magaling, which is hindi ganun. Yes. Oh, hindi okay. Dapat doon yung basihan kasi ang galing mo. Siguro, Ella, yung simula lang, sana gusto ko yung control lang sana. Mm. Kasi may hinahanap kaming climax na parang andun na eh. Parang medyo may kulang lang ng konti. Pero maganda pa rin yung performance mo. Thank just you keep po. On practicing your song. Ako, I enjoyed the way you delivered the song. And I agree with Jessica. Tapos na ang panahon kung saan sa Pilipinas ang tingin ng mga tao pag mataas ang boses mo, automatic magaling ka. Ah, wala think, ka na. Especially... Ano sabi mo, Renzo? Kasisimula ko lang. Okay. Lalo na yung mga Gen Z, ngayon, ang mga listeners natin, mas pinaprioritize nila yung pakiramdam. Ano bang nararamdaman ko? Storytelling. Tama. Now, speaking of storytelling, ako, ito lang yung napansin ko. Pinapakinggan ko yung lyrics at yung lyrics ay masaya. At ngayon, andyan ka na. Pero yung face mo, parang malungkot ka, no? At ngayon. So, if meron akong tip, sometimes it helps that as you understand the song, para maitawid mo siya, minsan yung emosyon, dapat naiintindihan mo ano yung sinasabi ng song. Yes. Baka yun yung hinahanap mo, Jessica, na ang ganda ng sound, pero yung expression parang medyo... Pwede pang i-match. Halisay. Totoo. Yes. Good point, Carl. Good point. So, yun lang. Renz, ikaw naman, Renz. Ako, may hinaantay ako sa kanya. Ano yun? Dahil ang inaasahan ko, bibirit. Yun ang inaantay ko sa kanya. Hmm. Kasi usually, pag mga ganyan ang height, nabibless ka ng ibang klase. Doon babawiin ng Diyos. Hmm. Akala ko doon siya. Hmm. So, sa buong pag-perform niya, medyo nawala yung hinahanap ko. Ah. Yun ang hinahanap ko. Nandun yung moves, nandun yung tinuturo sa iyo ng iyong kapatid na breathing. Nandun, nakita ko yun. May hinahanap lang akong konti pa. Mm. Parang nakukulangan lang ako. Yes. Mm-hmm.
Ayun naman pala. So magandang laban natin ngayong araw na to. Thank you po. Ito na po, oras ng malaman kung anong scores ang ibibigay ng ating inampalan. Renz! Ang aking ibinigay para kay mahirap yung kanyang pangalan, Ella na lang. Ella na lang, oo. Ay! 3 stars! Ella, 3 stars galing kay Renz. Carl, ikaw naman. Ella, dahil sa pinakita mo sa amin ngayong araw, Bibigyan kita ng 3 stars from Carl. Ibibitin muna natin kung ano ang score ni Jessica dahil mamaya malalaman na natin kung sino kina Riza at Ella ang hahamon sa ating kampyon. Tutukan yan sa pagbabalik ng TikTok Live! Nagbabalik ang tanghalan ng kampyon! Eto na nga, Jessica. Oras na para malaman namin kung anong score ang ibibigay mo kay Riza. Riza, ang ibibigay kong score sa'yo ay... 4 stars! 4 stars! Ibig sabihin, ang total ni Riza ay 11 stars! At ano namang score ang bibigay mo kay Ella? Ella, ang ibibigay kong star sa'yo today... 3 stars! Ang total score ni Ella ay 9 stars. Ibig sabihin, ang hahamon sa kampyon, Riza May Lagarto! Bilang kampyon, ang goal ni Janiel ay makalimang panalo. 5 consecutive wins para makapasok siya sa grand finals. Today, kung mananalo siya laban kay Riza, ito ang magiging pangalawang panalo niya at makakatanggap din siya ng additional cash prize na 10,000 pesos. Kaya naman simulan na natin ang round 2. Ito ang Back-to-back Tapatan! Oh. Yan ang Back-to-back Tapatan ni Riza at John! Ibang level, mama! Grabe naman yun. Talaga, napapasayaw at napapanganga tayo eh. Ay, nako. Ito po, ang mananalong kampiyon ay tatanggap na tumataginting na 10,000 pesos. At sa bawat araw na magtutuloy-tuloy ang kanyang kampiyonato, ay tuloy-tuloy din ang paglaki ng kanyang cash prize. Kaya naman ito na, alamin na natin kung sino ang tatanghaling kampiyon ngayon. Tanungin natin ang ating inampalan. Simula mo na kay Riza, alam mo, proud na proud kami sa'yo. Nag-usap kaming tatlo. Alam namin na ibang klaseng pressure yung kakantahin mo yung isang awitin ng 2 beses. And yung second time around, katabi mo na yung kalaban mo at mas may pressure na. Pero despite that, hindi namin naramdaman na narattle ka or nag-hold back ka, nag-second guess ka. Talagang binigay mo yung emosyon at mas maganda pa, sabi nga ni Tito Ren. So, good job! Good job! We're celebrating with you. Okay, kay Janiel naman, grabe, you showed up, bro. You delivered. Sabi nga nila, it's giving. Talagang you gave it your best at muli ay pinahanga mo kami sa range mo, sa expression mo, sa showmanship mo. So, good job din sa'yo. Pero, okay, ang napili naming kampiyon ay definitely, yung tingin namin, ay may ibubuga pa sa mga susunod na rounds. Kaya naman, sa napili namin, sana, huwag mo kaming biguin. Kaya na, feel na feel po natin ang suspense dito po sa studio. Salamat, Carl! Sabay na nating silipin ang stars na ginawad sa kanila ng inampalan. Janiel, 14 stars! Congratulations, Janiel! Ikaw ang kampiyon ngayon! Makakatanggap ka ng 10,000 pesos! At siyempre, madadagdagan po yan kapag nagtuloy-tuloy ang iyong kampiyonato bukas! Halika na, Janiel! Ano mo sasabi mo? Ayan! Ikaw ang pinakaunang nanalo dito sa tanghalan ng kampiyon, Janiel. Ano ang mensahe? Ano mo sasabi? Ano masabi mo? Grabe. Thank you. Hindi na siya makapagsalita. Speechless na siya. Oh, naman. Overwhelmed. Janiel, congratulations. Pagkahusay-husay mo.
And meron ka pang tatlong kampyonato na kailangan mapanalunan at ikaw na talaga ang pinakaunang kampyon natin. Okay lang yan, Janiel. Tears of joy, tears of joy. Alright. At syempre, maraming salamat din po sa ating inampalan kay Carl. Maraming salamat. Jessica, and of course, Mr. Renz Verano. Maraming salamat. Yes. Thank you guys. Maraming salamat. Congratulations sa iyo. Syempre, bukas, dalawang kalahok ang susubok umagaw sa kampyonato ni Johniel. Maraming salamat ulit sa ating musical director, Jem Florendo. Muli, ang ating kampyon ngayon, Johniel!